Magandang araw sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Ako ay si Teacher Lawrence at ako ang makakasama nyo ngayon sa ating pagbabasa. Kapag ka may bagong damit o bagong laruan ng iyong kapatid at ikaw ay wala, ano kaya mararamdaman mo? Magiging masaya ka kaya o naiinggit? O kaya naman, anong ginagawa mo kapag ka sa tingin mo, paborito sila ng magulang mo at ikaw ay hindi? Sa ating kwento ngayon, ay mababasa natin kung anong mangyayari kung ating puso ay puno ng inggit. Ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa sa aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Biblia, ang salita ng Diyos. Basahin natin ang Genesis, Kabanata 37, si Jose at ang kanyang mga kapatid. Si Jose ay 11th anak ni Jacob. Nang siya ay 17 taon na, nagpapastol siya ng tupa kasama ng kanyang mga kapatid. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin?" Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito, "Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan." Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng ama. "Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo." Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko." Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan na roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas.
at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Ang mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating sakpan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo, kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Midianita, iniaho nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose'y dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, "Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak." Nakilala niya agad ang damit. "Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Piyong nagkaluray-luray ang kanyang katawan." Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak." Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potifar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Nakita niyo ba, mga bata, kapag ka may inggit sa puso mo, nakakaisip ka at nakakagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa, kagaya nga ng ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya. Ang sabi nga sa Biblia, sa Santiago 3:16, ganito ang sinasabi, "Sapagkat saan man naroon ang inggit at makasariling hangarin, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa." Sa tuwing makakaramdam ka ng inggit, humingi ka ng tulong sa Diyos para mapaglabanan mo ang mga ito. Pero hindi mo ito magagawa malibang magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Aminin mo sa Kanya na ikaw ay makasalanan at paniwalaan mo si Jesus, ang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapag buong puso mong pinaniwalaan si Jesus, ikaw ay maniligtas sa iyong mga kasalanan. At kapag ka si Jesus na ang nasa puso mo, tutulungan kanyang gumawa ng tama. Hingin mo na baguhin kanya at alisin mo sa puso mo ang inggit at anumang masamang gawain. Maging kontento ka kung anong meron ka at maging masaya para sa iba. O ngayon, mga bata, ay titingnan natin kung kayo ay mayroong naalaala sa ating pagbabasa. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit, pero kayang-kaya niyo naman ito dahil pipiliin lang naman ninyo yung tamang letra doon sa mga katanungan. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Unang tanong, ano ang hanap buhay ni Jose nang siya'y 17 taong gulang? A. Magsasaka. B.
magpapastol ng tupa? Si manging isda. Ikalawang katanungan. Bakit ayaw si Jose na pakisamahang mabuti ng kanyang mga kapatid? A. Dahil paborito siya ng kanyang ama? B. Naiingit sila kay Jose? C. Lahat ng nabanggit. Ikatlong katanungan. Sa sobrang ingit nila kay Jose, ano ang kanilang ginawa na ipinalungkot ng kanilang ama? B. Pinatay nila si Jose. B. Pinalayas nila si Jose. C. Pinili nila si Jose sa mga mangangalaga. Ikaapat na katanungan. Sa magkanong halaga nila ipinagbili si Jose sa mga mangangalaga? A. 50 pirasong pila. B. 20 pirasong pila. C. 30 pirasong pila. Kalima. Ayon sa Santiago 3:16, kung saan naroon ang inggit at masamang hangarin, ay naroon din ang A. Lahat ng uri ng masamang gawain. B. Kaguluhan. C. Lahat ng nabanggit. O ngayon, tingnan ninyo kung ilan ang nakuha ninyong tamang sagot. Tama ba lahat ang naging sagot ninyo sa mga katanungan? Hali kayo, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan. At dyan nagtatapos ang ating pagbabasa. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!